Dicono che la nonna era ingegnerissima. Hindi natin alam guys kung ano yung meron dyan. Nakita ko na lang yan, sabi ko bakit may police guard dyan sa harap namin. Hindi natin maintindihan yung language nila kasi hindi ako ako marunong umintindi ng Malay or Indonesian language. Konti lang alam ko, basic lang. Wala akong naintindihan sa pinag-uusapan. Tsaka ang bilis ng pagsasalita nila guys. Mahigpit kasi ngayon dito sa Malaysia. Hindi ka basta-basta ngayon dito. Kailangan kasi dito guys, pagka pupunta ka, halimbawa itong lugar namin kasi subdivision to eh. Puro mayayaman nakatira dito, walang mahihirap. So pag may kakaiba kang ano ito, kailangan may information ka kung saan bahay ka talaga pupunta. Then, tatawagan yung employer mo. Ayan, hindi natin alam kung anong problema niya kasi nakalusot naman siya sa guardhouse. May guardhouse kasi. Kasi sa guardhouse, pag nagtanong ka ron, sinabi mo lang na pupunta ka sa ganong bahay, ganong number, saan to, ituturo naman yun sa'yo. And then, pag sabihin mong gardener ka o may di-deliver ka, allow ka. Pero ito, hindi ko siya mag-gets bakit siya sinunda ng mga pulis na to or guardia ba to itong mga to. Alam ko guardia itong mga to, mga nag-round sila. 24 hours ang round ng mga guardia rito, pati pulis. Kaya safe kami dito, pero hindi totally safe kasi minalooban na dito minsan. Kaya lahat ng bahay dito nagkaroon ng alarm dahil may nalooban naman. So, nagkakaproblema yata sila, guys. Kasi pati yung loob ng bag niya chinecheck. Oh, my God.
So, ayan guys ang kaganapan dito. So, sa anong kadahilan? Hindi ko natin alam kung anong problema ng tao na yan. Dito po yan sa Petaling Jaya, Selangor. Ayan po. Mga pulis pala yan sila. Ayan yung sasakyan. So, ayan guys. Kasi nagtaka ako ba't may pulis sa harap namin. Kaya tinignan ko. So, ayan. May nangyayari palang kaguluhan na hindi ko maintindihan. So, ayan. Good morning guys. Bye-bye.